So, watch up mga boss. Malamang gusto nyong malaman kung anong laman ng video nito, kaya nyo na-click, ano? So, yun nga, mga kabakyard. Ang pag-usapan natin ngayon ay kung paano ka makakatipid ng antibiotic. Kung ikaw ba ay paulit-ulit gumagamit ng antibiotic hanggang di old, hanggang sa paglaki. Sa video ito, siguro madadagdagan yung inyong kalaman. So yun nga, ano po ba ang dapat gawin kung tayo ay gustong magparami ng mga sisiw? Alam ko na marami sa atin, mga kabakyard, hindi pa consistent ang kanilang sistema sa kanilang mga manukan. Mayroon isang factor na hindi na nai-insecute sa kanilang sistema. Ito nga po yung pinaka-basic pero pinaka-effective. Ito nga po yung vaccination na sinasabi nila. Marami sa atin na nagbabaksin pero ganun pa rin na tinatamaan pa rin sila ng ano-ano mang sakit kasi hindi nila sinisit ang kanilang sistema o yung technique na sinasabi yung mga dalubhasang breeder. Kasi po, pag nagbabaksin tayo, hindi basta-bastang babaksinin din lang. Hindi basta-bastang bibigyan mo sila ng baksin, kailangan mayroong kang sistema na sinasabi. Ay. Kasi sa mga kagaya kong backyard, meron pa rin yung nagbabaksin, kaso tinatamaan pa rin sila ng sakit. Kasi po, ang kanilang sistema ay hindi sabay-sabay ang kanilang pagpapalahi. Dapat lagi nating iisipin kapag nagbaksin tayo ay sabay-sabay. Walang nauna, walang nahuhuli ng 2 araw o 5 araw. Dapat yung minsanan. Yung iba kasi ang ginagawa nila, kunwari, mapipisa yung una nilang batch sa GIS. Tapos, yung second batch nila ay sa A5. Iaantay nila yung mapipisa sa A5 para sabay-sabay sila sa napisa sa A5. Ngayon, kung very prone ang sakit sa inyo, yung napisa sa pizza A5 ay malamang napasukan na yun ng bad bacteria. Kahit baksinin mo na yun, meron at meron pa rin. Lalong-lalo na kung hindi ka nagbo-booster. Yung nagbo-booster shot na sinasabi nila. Oo nga, nabaksinan mo nga sila sabay-sabay. Kaso, yung mas maraming potential na hindi magkakasakit dyan ay yung napisa ng A5 kasi naagapan mo eh. Samantala yung napisa ng A5, hindi mo naagapan, meron pang 5 araw na hindi siya napasukan ng good bacteria yung katawan, kaya yung bad bacteria may tendency na papasok sa kanya. Ayun ang mga practice na dapat nating sanayin sa ating mga manukan. Ang isa pang factor dyan, kaya hindi magkakasabay-sabay ang pagbabaksin, meron mauuna at nahuli. Kasi yung pamamara natin na pagpapaitlog ay hinhatch. Kasi ako, naranasan ko yung hinhatch. Alam naman natin na hindi sabay-sabay yung paglilimlim ng mga inahin natin. Dapat, ipapa-incubate natin yung mga itlog para minsanan ang pagbibigay natin sa kanila ng vaccination. Kahit meron mang second batch, third batch, at least iisang pisa pa rin. Hindi tayo mahihirapan. Hindi tayo magagastusan kung bili tayo ng bili ng vaccine. Ngayon, mapunta tayo dun sa pagpapaitlog. Kasi ako, ang ginagawa ko, iniipon ko yung itlog. Ang sistema ko ay battery type. Kahit hindi marami yung inahin ko, ang inahin ko lang dito, sa 10 lang. Pero pag pinaitlog ko sila, minsanan iisa-isa. Meron akong target na date na dapat silang mapisa. Tapos ang gagawin ko na, ito pa pala yung ibang bagay na dapat
isipin kung bibili tayo ng vaccine. Kasi sa panahon ngayon, hindi lang tayo ang bumibili ng vaccine sa poultry. Kaya nauubusan eh. Nangyari yan sa akin. Kaya ang ginawa ko, pag bumili na ako ng vaccination ko, kunin ko na yung minsanan, yung magagamit ko hanggang sa makumpleto yung kanilang vaccination. Kasi nung nangyari sa akin nung una, ay nung pumunta na ako sa poultry supply, naubos yung lasuta. Eh nakabili lang ako ng B1 at kumburo. Tapos nung pupunta sana akong bibili, naubos yung kukunin ko. Eh di wala na, naantala ng 2 linggo. Eh dapat kung may sapat kang budget, kailangan kumpletuin mo na. Pwede na naman nating i-ref yan sa bahay. Kasi pag iyan naubusan, maapektuhan yung sisiyo mo. Baka hindi ganun kahilti. Alam naman natin ngayon kung ano-anong sakit ang dumadapo sa mga manok. Kaya dapat kung mag-vaccine ka, dire-diretso dapat, hindi naantala. Para sa ganun, maganda yung response ng manok. Pupunta naman tayo doon sa late na nag-vaccine. Ngayon, kung nagkaroon ng sipon yung manok nyo, tapos balak nyong mag-vaccine, dapat gamutin nyo muna yung sakit bago kayo mag-vaccine. Kasi meron ng cases dito sa kapitbahay ko, may sipon yung manok niya, dahil nga ako yung magbabaksin sa araw na yon, isinabay niya yung manok niya. Hindi na niya sabi na may sipon yung manok niya, binaksin ko namang lahat, eh kinabukasan, mas lalong nagkasakit, nagkakomplikado yung manok niya. Maraming namatay. Kaya yun ang isang tips mga kabakyard na very important, na hindi pwedeng baksinin ang mga manok na may sakit, mas lalo yung mamamatay. Sinasabi ko na sa inyo. Ngayon, kung ginamot mo naman siya, kailangan pagkatapos ng paggagamot mo, magpalipas ka ng mga 3 o 5 araw bago mo baksinin. Kasi po, pag yan binaksin mo agad-agad, yung bisa ng baksin, hindi yan tatalab sa katawan ng manok. Magkakasakit pa rin yan. Babalik pa rin yan ang sakit niya. Ngayon, balik tayo dun sa pagbabaksin ng the old. Diba, nilabas muna sa incubator. Kailangan, painumin mo muna. Dapat ang papainom mo dyan, puro probiotics at prebiotics. Ayan po yung ginagawa ko dito. Malusog ang sisiyo pag ganun ang sistema mo. Ngayon, kung sakaling sistema mo ay day 3 bago ka mag-vaccine, kailangan day 1 pa lang ang tubig niyan, lahat probiotics at prebiotics. Makikita mo yung resulta niyan pag binabaksin mo, malaking response ang kanilang katawan. Kahit na nabaksin mo siya, probiotics pa rin yung bibigay mo. Hanggang sila ay lumaki. Kung maaari, hindi nawawala yun sa manok. Kasi lahat ng malalaking breeders, yun ang sistema nila. Yun ang sikreto nilang ginagawa. Kaya malulusog ang kanilang mga manok. Try nyo to mga kabakyard. Probiotics. Meron naman dyan na bibili na gawa na. Pupunta naman tayo sa isang punto na karamihan na nangyayari. O merong nangyayari pa rin. Yung nabaksinan mo naman ng kumpleto, pero nagkakasakit pa rin, kung ano ba ang dapat gawin doon, kung ano ba ang mali, kung ano ba ang dapat gawin. Ito po yon mga kabakyard. Dapat, alam mo yung area mo. Kung area mo ba ay
marami kang katabi na nagmamanok din. Isa pa yon. Tapos yung area mo dapat malinis lagi. Kahit kulungan man lang yan o maliit lang yan, kailangan malinis. Yun ang isang sekreto. Kasi kahit nabaksinan yan, kung ang pinagtutuntungan o lagayan ay madumi, andun pa rin yung bakterya. Alam mo naman yung bakterya, hindi kaya lahat patayin ng ano, baksin yan. Meron at meron pa rin yan. Meron tayong nabibili dyan na pang disinfect na kailangan araw-araw man yan o kung anong sistema nyo dyan, basta meron yon, at least nakakatulong sa ating mga manok. At least nakakatulong sa hindi pagdapo ng mga iba't ibang sakit sa mga ating mga manok. So, ayun mga kabakyard. Sana nakatulong ako sa video kong ito. At kung meron man kayong gustong idagdag, eh pwede nyong i-comment down below. At sana huwag nyong kalimutan mag-subscribe at pindutin yung mga notification bell, at sa ganun updated kayo sa susunod ulit na video. Maraming salamat.